Pansin niyo ba na marami ang nagnanais na maging isang pangulo ng bansa? Pansin niyo rin ba na puro papogi yung iba o puro papogi silang lahat damay-damay na to? Pansin niyo rin ba na ginagamit nila ang salitang para sa mahirap? Pansin niyo rin ba na nagbabatuan sila ng masasakit na salita? Para sa akin, kung sino man ang manalo sa inyo, ayusin nyo ang bansang Pilipinas. Kapag hindi nyo inayos ang ating bansa, ako mismo magsasabi sa inyo na tangina nyo. Senador Manny Pacman Pacquiao, nag-anunsyo nga ito, tumakbo bilang isang presidente ng bansang Pilipinas. Pagkatapos nito mag-anunsyo na magretiro sa isang boxing, siya naman nag-anunsyo na siya ay tatakbo bilang presidente. At ang kanyang mga katandem sa halalan 2022 ay walang iba kundi ang dating Mayor Atienza ng Maynila. Sa kabila ng lahat, ito ay binabatikos pa rin dahil lagi na lang binabanggit sa kanya kung ito ba ay mayroong college degree. Ngunit papaano niya hahawakan ang isang bansang Pilipinas kung hilaw pa o kulang pa siya sa karanasan pagdating sa politika? Gayunpaman, marami itong tagahanga, maraming sumusuporta na siya ay tumakbo bilang pangulo ng ating bansa. Ngunit sa kabila ng lahat, siya ay binabatikos ng LGBT community. Kung inyong matatandaan na sinabi niya dati na mas masahol pa sa hayop ang tao dahil hindi ito nakakakilala ng kanikanilang lahi. Mayor Isko Moreno o Batang Maynila o Batang Tondo, nag-anunsyo din ito na tumakbo bilang pangulo ng bansa. At ang kanyang makakatandem ay walang iba kundi si Doc Willie Ong. Ngunit sa kabila ng lahat, binabatikos pa rin ito dahil lagi na lang daw itong gumagalaw kapag may kamera na laging sinasabi ng kanyang mga hindi sumusuporta sa kanya. Papogi lang daw ito sa harap ng kamera, hindi daw ito kikilos o gagalaw kapag walang kamera. Gayunpaman, si Mayor Isko Moreno, hindi natin maitatanggi na marami itong taga-suporta nagmumula sa kanyang lalawigan na Maynila. Ngunit ayon sa chismis na nakakatawa, hindi daw ito dilawan at hindi rin daw ito pula dahil ito daw ay Moreno. King Lacson, nag-anunsyo din ito na tatakbo bilang presidente sa darating na halalan. At ang kanyang pinangahawakan, susugpuin daw niya ang korupsyon sa gobyerno. Ngunit sa kabila ng lahat, binabatikos din ito dahil isa rin siyang korup na opisyal ng gobyerno. Ngunit ang kanyang katandem sa darating na 2022 halalan ay walang iba kundi si Tito Soto. Si Tito Soto naman ay binabatikos din dahil kung maalala ninyo sa chismis na kanta na Espolarium, legend lang daw ang nakakaalam. Ewan ko kung ano yun, wala akong alam. Vice Lenny Robredo, hinihikayat na ito ng isang partido na isang bayan na tumakbo bilang pangulo sa darating na eleksyon. Ngunit hindi pa nga ito nag-file ng COC. Hindi nga maipagkakaila na si Lenny Robredo ang pambato ng Liberal Party Dilawan. Ngunit ayon sa chismis, ang gusto daw nito na makatandem ay walang iba kundi si Senator Trillanes. Ang tanong, lulusot kaya? Inday Sara, hinihikayat na ito ng kanyang mga taga-suporta na tumakbo bilang pangulo sa darating na 2022 eleksyon. Hinihikayat niya ito para maipagpatuloy
ang nasimulan ng kanyang ama. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa nga ito nag-anunsyo na siya ba ay tatakbo bilang pangulo ng ating bansa. Ayon sa chismis, ito daw ay tatakbo muling mayor ng lalawigang Davao na kasalukuyan na siya ang mayor ngayon. Bongbong Marcos, mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media. Nihikayat niya ito ng kanyang mga taga-suporta na tumakbo bilang pangulo ng ating bansa. Ngunit sa kabila ng lahat ay hindi pa nga ito nagparamdam, hindi pa nag-anunsyo na siya ay tatakbo bilang presidente. Ngunit sa kabila ng lahat ay mainit na pinag-uusapan na kung sakali ay tumakbo siya bilang presidente ng ating bansa, hinihikayat di umano si Sara Duterte na maging vice-presidente niya. Dahil ayon sa mga tagahanga nitong dalawa, kapag silang dalawa ang nagtandem, siguradong landslide daw ang boto. Ngunit kahit sino sa kanilang dalawa ang magpapaubaya kung sino ang tatakbong bilang isang presidente, basta magkatandem lang daw silang dalawa, ay siguradong pasok sila sa 2022 election ng ating bansa. Ngunit kung ating iisipin, kahit sino pa ang maging presidente ng Pilipinas, ay hindi pa rin mawawala ang mga taong mahirap. Mga kaibigan, mga kababayan, sa darating na halalan, iboto kung sino ang sa tingin ninyo na tama at kung sino ang karapat-dapat na mamuno sa bansa natin. Kaya sa darating na halalan, tayo ay bumoto. Ngunit hindi natin maipagkakaila na marami pa rin mahihirap kahit sino pa ang nakahalal na presidente sa ating bansa. Huwag mong isisi sa Pangulo kung bakit naghirap ka ngayon. Huwag mong isisi sa gobyerno kung bakit mahirap ka. Dahil ang katotohanan, kaya ka naghirap dahil tamad ka, gago.